Magbibigay pa ako ng sampung content idea para sa mga gustong mag-start mag-YouTube at nahihirapang gumawa ng content. Kaya ito ay tamang-tama para sa ito. Ikaw, nanonood ka, tapusin mo itong vlog ko para makakuha ka ng idea, content pa sa pag-YouTube mo kung ikaw ay baguhan. Kaya ito, panoodin mo. Umpisahan na natin ang travel vlog. Yan. Yung travel vlog, masishare ko lang, isa sa mga pinaka-favorite ko. Kasi yung travel vlog is on the spot siya. So, madali siyang gawin. Siyempre, exciting ka, masaya, yung paligid, maganda. Kaya talagang yung brain mo, yung utak mo ay gagana talaga. Ito pinaka-favorite ko ito eh. Itong travel vlog na to. Isa, yan ah. Travel vlog. Skin care. Yan, yung skin care na yan, tayo mga girls na ko, gustong-gusto natin yan. Kasi ba diba, tayo mga girls, mahilig tayo sa mga pampapabeauty, pagpapaganda, mga pamayad ng kung ano-ano, o kaya naman mga natatakot subukan yung product na yun. So, karamihan, nagsesearch na lang sa YouTube, ba diba? Tapos, kung iyon yung gagawin mong content, tapos kung mahilig ka doon, syempre napakadali para sa'yo na gumawa ng vlog. Skincare, yan. Quick and easy cooking. Ito yung unang-una kong ginawa nung nag-vlog ako. Natatandaan ko pa talaga. Leche plan yun eh. Ito talaga, sobrang nakakatawa. Kaya ikaw, kung mahilig ka magluto o kung marami kang alam sa pagluluto, pwede mo tong gawin. Quick and easy cooking o basta kung anong klaseng pagluluto, yan. Number 3, business idea tips. Lalo-lalo ngayon summer, mga kabebe. Ngayon summer is marami sa atin ang gustong magnegosyo. O kaya naman gustong mag-business, nahirapang mag-business, di ba? Pwede ka magbigay sa kanila ng idea or tips, pwedeng-pwede mong gawing content yan, lalo na kung marami kang alam, kung business management pa lalo yung course mo, mas marami kang mai-share, o kung wala kang mang course, o bata ka pa, o marami ka ng alam sa pagninegosyo, pwedeng-pwede mo siyang gawing content. Baking, ito isang number one tong baking na to, gusto ko sanang gawing content sa pagbablog ko, pero yung baking, eh, hindi ako type, hindi ako hilig, pero siya hilig ko. Pero one of these days siguro magagawa ko din to, pagbe-bake, yung talagang siguro mga medyo dire-diretso, pero bahala na. Baking, prank, isa sa mga content yung prank is wala masyadong gastos. So ikaw, magaling ka, joker ka, pwedeng-pwede mong gawin tong content na to. So talaga number one, kung ako nga lang talaga magaling sa pag-joke, siguro kahit everyday prank, pwede. Kaya lang hindi ako ganun eh. Mag-prank man ako, parang napakadalang lang talaga. Games. Yung games, pwede mo siyang gawing content basta lagyan mo ng twist. Para syempre hindi naman, para magkaroon ng kakaiba. Diba? Games. Gaming video. Yan. Pwede mo rin gawin yung content yung gaming video na yun. Lalo na kung ikaw, gamers ka, diba? Tapos, meron ka namang internet sa bahay, pwede, para hindi nasasayang yung binabayad ng nanay mo sa internet nyo, pwede mong gawing content yung gaming video. Yung mga live gaming yan, pwede yan. Tapos, yung mga tutorial, yung mga video editing, yung mga, basta may screen recorder ka, yung mga gustong kumitas na bla bla bla, yung mga ganyan. Pwede yung mga tutorial. Food review. Ito pinakamasarap kong gawin eh, itong food review. Kaya lang kasi, sa pagpo-food review, hindi ko kayang kumain ng sobrang dami. Parang lahat titikman ko lang. Gusto ko silang lahat tikman, kainin, pero hindi ko kayang ubusin. Kasi naman nanonood. Pero one of this date, na-try ko din yan. Yung food review. House decoration. Kung ikaw magaling ka mag-house decorate, pwede mo itong gawing content sa vlog mo. Diba? Kaya ikaw, huwag ka nang mapatumpik-tumpik
pa. Umpisahan mo na mag-vlog. Kasi once na iniisip mong mahirap, talagang hindi ka makapag-start mag-vlog. Kaya umpisahan mo na. Reaction video. Ito hindi ko pa nagawa yung reaction video. Pero parang masaya siya. Siguro pagka medyo kilala na ako, sikat na ako. Gusto kong mag-react doon sa una kong vlog. Sa una kong vlog talagang medyo nakakatawa kasi yun. So, ilan na to? Nakailan na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12 na pala yung nabigay ko. Pero, meron pa tayo dito. Meron pa ako dito ng tatlo. So, idagdag nyo na rin to sa mga idea nyo. Pag kung ikaw yung nag-YouTube, di ba? Gusto mo mag-start mag-YouTube. What's in my rep? Di ba? Kahit tubig na laman ang rep mo, pwede mo i-content yan, ha? Kaya, ako hindi ko pa ito nagawa. What's in my rep? Room tour. Yan. Ito eh, yung mga may kwarto, magaganda yung kwarto. Kung wala, kung hindi mo maganda yung kwarto mo, basta may sarili kang kwarto, pwede kang mag-room tour. Alam mo naman, mag-room tour tayo. O mag-room tour ka na wala kang room. Siguro room ng iba. Ay, mga kabebe, tapos na ako magbigay ng 10 content idea para sa mga beginner sa pag-YouTube. At hindi lang 10 ang nabigay ko, mahigit sa 10 pa yon. Kaya sana kahit isa man lang doon, dalawa, tatlo, may makuha kayong content sa mga sinabi ko, nagkaroon kayo ng idea. Pero kung tutusin, marami pa talaga, marami pa. Kaya sana mag-start ka na sa pag-vlog, gawin mo na. At huwag ka na magdalawang isip pa. Kaya ngayon, kung ikaw nanonood dito, mag-subscribe ka na. At i-click mo ang notification bell para maging updated ka sa aking mga video. Goodbye mga kabebe! I'm Catherine D! Bye-bye!